Hello mga kaibigan! Happy New Year sa inyong lahat! Si Kadyo ano naman at salamat sa patuloy na pagtangkilik sa M-News. Konti na lang makukuha na namin ang aming Silver Play button kaya help us get 100,000 subscribers mga parikoy! Ngayon ang tanong, perfect ba gamitin pang araw-araw ang Suzuki Bergman Street 125? Para sa long-term review namin sa scooter na to, sasagutin ko po yung katanungan na yan. Eto, panoorin nyo. Okay guys, what's up? Si Kadyo na naman at nanonood kay Motorcyclo News. Guys, short video lang to. Tignan natin kung ano magagawa ng isang Suzuki Bergman Street sa napakainit na panahon, traffic, lahat-lahat na. Kasi pupunta kami ngayon ng UST dahil in-roll namin ang aming daughter doon. Okay, kaya tignan natin kung okay ba to pang biyahe ng ganung kalayo. Alright! Ngayon papunta kami ng UST para mag-inquire sa entrance exam para sa anak namin. Alam naman natin na napaka-traffic sa Metro Manila at napakasikip pa ng mga kalye. Pero dahil balancing takbuhan ng Bergman, ay para ka lang naglalaro sa kalsada. Napakasaya gamitin, magaang at madali isingit-singit sa mga pagitan ng traffic. Yung power delivery din ng makina, mga pare ko, swabing-swabe sa kalsada, maganda ang response ng throttle kapag piniga mo, kaya madali mag-overtake pag kinakailangan. Although kailangan mo ibaon ng konti ang throttle kapag may kabilisan yung o-overtaken mo. At saka medyo di kasing responsive ng mas mahal na mga scooter ang preno nito ha. Pero magagamay mo rin sa magandang timingan yung preno. Safe naman ang mga emergency braking as long as may proper distance ka. Pwede ngang isang kamay lang gamitin sa pagpreno kasi combi brake na po ito mga tol. Sobrang lambot pa ng upuan. So kahit may angkas ka, ay sobrang swabe ng talbog ng suspension din. Galawang maxi scooter talaga mga chong. Check nyo nga lang lagi ang tire pressure nito para mas maganda performance sa kalsada lalo na may kaliitan ng mga gulong nito lalo na yung sa likod. Di naman ako nakaramdam na madulas ang mga gulong nito kahit basa yung kalsada sa katagalang gamit ko ito. So nakukuha ko na 45 kilometers per liter sa maluwag na takbuhan at masikip na traffic. Pwede na, kahit wal-wal pa, okay lang magpatakbo nito dahil matipid. May malapad pa na footboard at maluwag na underseat compartment para sa mga dala mong gamit. Kaya hindi mo na kailangan magsuot ng backpack, no? Nakalimutan ko nga pala sabihin na ang gwapo pala ng design nito, no? In fairness. Kaya ito, safe kami nakarating dito sa UST. Oh, ayan guys, ha, nandito na kami sa UST. Okay po talaga yung tawag dito, okay talaga yung Suzuki Bergman, no? Napakasimple. Napakaganda ng kanyang handling, kayang-kayang ilusot sa traffic. Pwedeng-pwede guys, ayos. Kung sa inyo, umuha na kayo na Suzuki Bergman Street 125. Matipid na, very convenient pa. Rock and roll! Panalo, di ba? Kaya ang sagot ko sa katanungan kung okay ba ang pang-araw-araw ang Suzuki Bergman Street 125? Aba, oo! Yun lang! Rock and roll, mother fathers!